Welcome, Sunstar. Recently po yung office of yung newsman na isyo po sa number. Is missing sa mayor sa Mindanao. And recently po, yung may mga ibang public official pa po ngayon na so ito po, ano po yung tingin niyo po regarding po na parang sunod-sunod po kasi ito pag re-release ng desisyon ng ito sa mga missing sa public official sa mga as far as I know, one of the is that she is a very fair and a very just person. And so we can only imagine that siguro meron na talaga siyang nakakita na pagkakamali kahit na technical tanda. I am sure that yung mga na-dismiss ay magbibigay sila ng kanilang mga counter argument kung sa mga pangyayari. So tingnan muna natin. But again, you know that the ombudsman comes from Ilocos Norte. She is a Carpio from Pauay. And we have known her to be very, very confident and actually exceptionally good justice. And so I trust her judgment. And I trust that the wheels of justice will continue to turn, and that once this all of these issues have been argued from both sides, that we will find out. Sir, isa po sa mga dismissed ay mayor po na Kabayan Yoro, but is not finalized. Do you think finalized is the story according to you think, sir, it's untimely since election? I would say that it is very good for those that I'm only an outsider looking in. I don't have any special information or knowledge about these cases. But I can imagine that this is inconvenient for them. But again, I cannot say because, as I said, I'm only a distant observer to all of these actions of the opposition. Senator, bukas na po yung anniversary ng Yolanda. Paano po i-assess yung response ng government po natin sa mga biktima po, especially po dun sa Visayas region natin, sa pag-abitima po natin? Assess the response of the government po sa pagtulong sa mga biktima? Slow, inefficient, displaying a lack of compassion for fellow Filipinos who are suffering. I cannot understand how anyone can in good conscience, given the capability to help people who are victims, 2 years later, to see that those victims are still suffering and still waiting for assistance in government. Those who are responsible for that should own up to that responsibility and make the promises that they made to the victims should now be given. Because 2 years is too long a time for people who have nawalang mga bahay, nawalang mapuntahan, walang trabaho. At hanggang ngayon, nakita naman natin kung gaano kahina ang naging response. Dahil nakahanap na naman ng 5-6 na bangkay. Kausap ko lang ang aking mga pinsan doon sa Congressman Martin Romualdez and Mayor Alfred Romualdez. Sabi nila, meron pa rin hanggang ngayon, nakahanap pa rin sila ng mga patay. Which just goes to show that talagang very mahina ang naging response ng gobyerno ng 2 years ago. Mahina in the last 2 years hanggang ngayon, wala pa tayong nakikitang substantial improvement sa buhay ng mga biktima nila. Remember po, maging Vice President po tayo next year. Ano po bang gusto natin improvement na gamit po sa mga biktima po na ilan? Ano po yung mas gusto natin gamit po sa simple lang naman, hindi na komplikado ba yun? Hanap buhay, bahay, eskwilahan para sa mga bata. It's not complicated. Kahit elementary na bata, alam mo sa kanyang tanong na yan. Kaya hindi ko nga maunawaan kung bakit hanggang ngayon. Parang hindi naman sila, hindi nila ma-impact, hindi nila magawa-gawa ang kailangan gawin para sa mga bata. Halimbawa, sinasabi by their own reckoning, ang kailangan ng bahay na itayo is about 250,000. Ang naitayo pa lang ay
17,000. Sabi mismo ng DS na Kuti, bakit ganun? Yung mga natayong bahay, walang pang water supply, wala pang kuryente, hindi pa mailipat. Yung mga nasa shelters na ilipat sa permanent na bahay, dahil yung mga bahay nila, wala ng kuryente, wala ng tubig. Paano naman natin sasabihin sa kanilang lumipat? Kaya, tapos ang isa pa, ay alam naman natin napakalaki ng pondo na ibinigay, hindi lamang ng gobyerno ng Pilipinas, kung hindi pati ang mga kaibigan natin, individual na Pinoy na nasa abroad, na nagbigay ng kanilang mga donation, tapos yung mga international aid agencies, yung bilyon-bilyon ang kanilang binigay. Unang-una, malaman natin ano, magkano pa talagang tinanggap ng Pilipinas at nasa na ngayon ang pera yan. Saan nila ginamit? Saan nila gagamitin at kailan nila gagawin? Ang masakit dito, sinasabi 51% daw ng plano ay natapos na. Hindi pa nag-uumpisahan ang master plan ni Senator Ping Lacson, ni Secretary Ping Lacson. Hanggang ngayon, hindi pa nag-uumpisa. Not in any substantive way. Meron mga ibang lugar na mas maganda ang patakbo, pero karamihan, wala pa rin talaga. Wala pa tayo ng pipita. Maramdaman nila ang konting pagmamahal sa kanilang kapwa Pilipino para naman ay yung napakaliit na hinahantay at ipinaparalam ng ating mga biktima ay mabigay ka sa kanila. Last question po. Sinabi po ni Senator Chis na dapat po patalsikin si Secretary Abaya dahil sa isyu ng taning balagang sa linya. Ikaw po, yung take on you. Siya'y patatalsikin, ayusin niya muna ang problema. Dahil siyang gumawa ng problema, dapat siyang mag-ayos ng problema. Paano niya napapayaan ng ganito? At hindi lang dahil na nagkaroon ng problema, nung nakita at nahanap na na mayroong ganitong racket, na mayroong ganitong mga sindikato, ano kanilang ginawa? Sinisi ang mismong OFW dahil hindi lang nakalock yung kanilang bag. Sinisi lahat ang batas. Hindi lang maganda ang batas. Kailangan palitan ang batas. Kung ano-ano sinisisi, ang madaling solusyon dyan, imbestigahan ninyo kung sino yung mga gago na nasa loob ng NAIAN na gumagawa dyan, hulihin ninyo, kasuhan ninyo, at ipulong ninyo. Yan ang solusyon. Sapat ang batas, sapat ang bakit kung ano-ano para sinasabi. Alam naman natin, hindi naman, wala namang nagkakamali, wala namang gumagawa ng kalokohan kung hindi yung mga nanturismo na naglalagay ng para sa bagahe ng mga OFW. Yan ang dapat natin, huwag na natin isipin kahit mga taxi driver, mga taxi na ba. Yan ang gumagawa. Di yan ang hulihin natin, yan ang ikulong natin na kapag-usapan. Mr. Delicaya po ng Arimen, gusto ko lang kung yung reaction niyo sa sinasabi ni Presidente Pinoy na huwag sana daw kalimutan yung nangyari during sa time ni Presidente Marcos sa kandidatura niyo po. Parang gano'n ang tema. Ang taong bayan ay nag-aantay sa atin ng sagot sa kanilang mga hinaharap na kahirapan ngayon. Ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang pagkalat ng ilegal na droga, ang pagtaas ng kriminalidad, ang pagwalang trabaho, ang pagpaghina ng agrikultura, ang paghina ng ating edukasyon. Yan ang mga tinatanong sa atin. Yan siguro ang mga dapat nating sagutin. Dahil ang taong bayan ay nag-aantay sa ating pamahalaan. Ang taong bayan ay umaasa sa ating pamahalaan. At kailangan ang pamahalaan ay magkilalanin na yan ang ating responsibilidad bilang mga opisyal sa gobyerno. At yan ang mga dapat natin tugunan at bigyan ng solusyon. Yung mga nangyari sa nakaraang 40 taon, ay maaari natin pag-usapan. Pero bago natin pag-usapan yun, unahin na muna natin ang mga immediate problems na pang-araw-araw hinaharap ng bawat Pilipino.